Banal at mahabaging Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Sa nakaraan linggo, naganap po namin ang Bible Seminar sa pamamagitan ng biyaya at tulong ng Panginoon. At sa mga nakikinig ng salita ng Ebanghelyo, naniniwala po kami na may naligtas at may bumangon sa kanilang pananampalataya. Salamat po sa lahat ng inyong pagpanubay sa itong gawain ng Panginoon. Nawa yung mga naligtas sa nakaraang Bible Seminar ay patuloy po sila manatili sa Iglesia ng Diyos upang lumago sila sa kanilang pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. Yung aming natitirang panahon sa buhay ay sa iyo lamang po kami nagtitiwala. Gamitin niyo po, Panginoon, ng buhay ng bawat isa sa amin dito para sa inyong maluwalhating kalooban. Sa mga kapatiran dito, kung mayroon dumadaan sa mga pagsubok at kahirapan sa kanilang buhay, hawakan niyo po yung kanilang puso at isipan upang patuloy po sila sa kanilang paglakad ayon sa pagpanubay ng Banal na Espiritu upang patuloy silang makapaglingkod sa inyo at sa Iglesia at Ebanghelyo ng Panginoon. Sa umagang ito, mula sa simula hanggang sa katapusan, kayo lamang po, Panginoon, gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesu Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia. So, Titus chapter 2, verse 11. Titus chapter 2, verse 11. Magmula verse 11 hanggang verse 14. Apat na talata, magmula verse 11 hanggang verse 14, apat na talata. So, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagtadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pangnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalat na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at pagtagapagligtas na si Hesu Kristo. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanang pag-aaring niya na masigasig sa mabubuting gawa. So, dito po sa chapter Titus, chapter 2, from verse 11 hanggang verse 14, so dito po natin nakikita yung kaligtasan na inihanda ng Diyos para sa ating lahat. So, lalo po para sa mga bagong ligtas sa nakaraang Bible Seminar, i-share ko po sa inyo ngayon tungkol sa ating pamumuhay Kristiyano kung ano po ang dapat
gawin po natin para lumago sa pananampalataya. So, ito po ay verse 11 po muna. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na nagtadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Okay. So, biyaya ng Diyos na nagtadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. I-drawing ko po yung topic po natin ngayon. So, para may idea po tayo. So, dito po yung ating simula ng buhay. Tapos, isipin po ninyo kung anong ibig sabihin nito. Ito po ay illustration po ito ng binasa po natin itong talata kanina. So, lahat ng tao dito, mula nung ipinanganak, saan po tayo tumutungo? Mula nung ipinanganak, lahat ng tao sa mundo ito, ipinanganak na makasalanan. Lahat po ng mga makasalanan, saan po sila patungo? Patungo sa impyerno. So, lahat ng tao ay dito patungo, impyerno. Kaya pababa na, pababa, pababa, patungo sa impyerno. Ito po yung dating kalagayan, dating kapalaran po natin. Ang problema po, hindi nila alam ito, na sila po ay patungo sa impyerno. Ilagay po natin dito yung mga bookmarking. Tapos pumunta po tayo sa Mateo. Mateo chapter 7. Excuse po. So, Mateo chapter 7, verse 13. So, from 13 to 14, Mateo chapter 7, verse 13 to 14, babasahin ko po ito sa inyo. Pumasok kayo sa makipon na pintuhan sapagkat maluwang ang pintuhan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok doon. Sapakan makipod ang pintuhan at masikip ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatakpo niyon. May dalawang pintuhan po dito. May dalawang pintuhan. Isa po ay makipod na pintuhan. Tapos, maluwang ang pintuhan. Sinabi ni Jesus sa atin ganitong mga illustration para may idea po tayo. So, may dalawang pintuhan, makipot na pintuhan at maluwang pintuhan. Tapos, may dalawang daan. So, masikip ang daan at malapat na daan. So, lahat ng tao sa mundo ito, kasama po kayo dyan, ay dumadaan sa isa sa itong dalawang daan. Okay. Lahat ng tao, walang exemption, lahat ng tao sa mundo ito ay pumapasok sa isa sa itong dalawang pinto at dumadaan sa isa sa itong dalawang daan. Nasaan po kayo? Okay. Nakapasok po ba kayo sa makipon na pintuan o maluwang pintuan? Dumadaan po ba kayo sa masikip na daan o malapat na daan? Okay. So, ito po yung tanong
para sa bawat isa sa atin. Tanong para sa bawat isa sa atin. Kaya tanungin po natin yung ating sarili. Tanungin po natin yung ating sarili. Saan, nasaan ba ako? Nasaan ba ako? Okay. Saan ako patungo? So, kahit sobrang daming tao sa mundong ito, mga 7 billion o mahigit yung population ng mundong ito, maraming tao. So, kaninang umaga, gumigising po sila. Tayo, gumigising kanina, umaga gumising po tayo sa kabila, may tulog, may trabaho. Daming tao, sobrang daming tao sa mundong ito. Tapos, tayo po ay parang isang alikabok lang tayo compare sa ganitong kadaming tao sa mundong ito. Kaya, kapag iniisip po natin, so, parang isang hamak na isang abang tao na ako, pero kapag ako lang iniisip, kapag ako ang nahirapan, kahit, di ba, sa Turkey, tapos sa Syria, maraming tao namatay. Alam mo po ba kung ilan po namatay doon? So, sa television news, mahigit 40,000 namatay. 40,000 na tao ay namatay. Pag narinig po natin ganong mga balita, anong naramdaman? Pag narinig po natin na 40 na tao ay namatay sa lindol, mayroon pong tao na ay so naawa sa kanila, okay? Grabe, bakit ganun nangyari? Kawawa naman yung tao. Tapos mayroon ding tao na paano tutulungan sila? Paano pwede kung tulungan sila? So meron pong ganung mga nag-iisip. Mga nalulungkot lang, meron pong taong nalulungkot lang, ay kawawa sila. Pero meron ding pong tao na, ay kailangan kong tulungan sila. Paano tutulungan ko sila? Meron din pong tao na parang walang pakialam. May sila lang. Ako, yung buhay ko ay iba. Parang walang pakialam sa mga kalungkutan ng ibang tao. Dahil, yung isip natin ay sa akin lang, sa familia ko lang. Ganun lang po mga naka-focus sa minsan. Kaya mahirap po palawakan po natin yung ating isip. Pagdating sa sarili ko, pagdating sa sariling buhay ko, pagdating sa familia ko, ay malaking bagay po yan. Pero pagdating sa mga ibang tao, parang walang pakialam. Ganun po yung mga normal na takbo ng isip. So dito po, pero pagdating sa ating sarili, isipin po natin ng mabuti kung nasaan po ba tayo dito. Dahil ang makipod na pintuhan at masikip na daan ay patungo sa buhay. Okay? So, ulitin ko po, makipod na pintuhan at masikip daan at konting tao doon. Konting tao, pero pumunta, patungo sila sa buhay. Saan po? Sa langit. Buhay. Okay. Konti, ibig sabihin, konti lang sa langit. So, tama po ba? Konti lang sa langit. Hindi po marami sa langit. Kahit nakasulat po sa sementeryo sa mga RIP, rest in peace, rest in, puro rest in peace. Pero sa totoo lang po, konti lang makakapasok sa langit. So, maraming tao, saan sila pupunta? Pumapasok po sila sa maluwang na pintuhan. Tapos, dumadaan sila sa malapat na daan. Marami sila, masaya. Pero saan sila patungo?
dito, saan sila patungo? Mapalat ang daan patungo sa kapahamakan. Ito po ay impyerno. Marami. Maraming pumapasok doon. Okay. Kaya dati po, may tanong po ako dito. May tanong po ako sa itong talata. Bakit marami sa impyerno? Sana konti lang sa impyerno. Kasi lawa na nga po eh. Magpakailanman. Okay. Yung apoy doon hindi mapapatay. Yung uod doon hindi mamamatay. So, paulit-ulit, hirap, lungkot, kirot. So, bakit marami doon? Sana konti lang. Yung mga grabeng, yung grabeng makasalanan, yung mga kriminal, yung mga serial killer, yung mga sila lang doon. Tapos yung mga ordinaryong tao, sana sa langit. Dahil, di ba, humingi tayo ng tawad, tapos minsan nagtadasal po tayo, nagsisimba, sinisikap natin, tumulong sa kapwa. Ordinaryong tao lang tayo. Parang inosente tayo, hindi ganun kasama sa ating sariling mata. Sinisikap natin mabuhay para sa nagtatrabaho po tayo, nag-aaral tayo, nagtatrabaho tayo para sa family ko, para sa anak ko. Okay? Tapos konting enjoy. Pag may birth, kapag may mga celebration, konting enjoy. Kapag Valentine Day, anong ginawa ninyo sa Valentine Day? Mga nagbibigay ng chocolates. Pagdating sa ganong celebration, pagkapaskwa, mga celebration, mga pista, yung mga ordinaryong tao, okay. So, ganong, bakit po maraming pumapasok sa impyerno? So, ganong kadami ba yung kasalanan po natin? Parang mabait lang kayo, mabait. Ganon din sila, mabait sila yung ating kapitbahay. Yung mga kamag-anak, yung mga tito, yung tita natin, tito natin, mabait sila, tumutulong sila kay Katoliko. Okay. Mahirap masabi na impyerno sila. Pero sa totoo lang po, kaya dati po may tanong po ako dito, bakit konti lang sa langit, maraming sa impyerno? Sana baliktad, marami sa langit, konti sa impyerno. Pero ito po yung katotohanan, sinasabi ng Biblia. Konti lang sa langit, marami sa impyerno. Ganun din sabi ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 20 on the same chapter. Sa araw na yon, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Okay. Marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Hindi ba kami nagpropesiya sa inyong pangalan? Hindi ba kami nagpalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan? Hindi ba kami gumawa ng maraming makapangyarihan sa inyong pangalan? Marami daw magsasabi ganun. Pero sabi ni Jesus, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit. Ibig sabihin, konti lang. Konti lang. So, saan po kayo? Saan po tayo kasali? Huwag po tayo madaya ng ating sadili. Ligtas na ako, ligtas. Maraming nagsabi, ligtas ako. So, born again ako, ligtas. So, lahat ng kasalanan ko ay tinubos na ni Jesus Cristo. Past, present, future sin ay tinubos na. Pero, tingnan po natin yung ating sarili kung mayroon po tayong bunga ng pananampalataya. Yung bunga ng pananampalataya. By the fruits, you will know the tree. Kapag maganda po yung bunga, ibig sabihin, maganda rin yung puno. Pag masama yung bunga, anong ibig sabihin? Masama yung puno. Sabi lang ligtas, pero nagsisinungalin pa.
So yung bunga ng kasinungalingan, paano masabi na ligtas pa na po siya? Samantalang sinasabi po sa Biblia yung bunga ng Holy Spirit. Okay. Sabing ligtas, pero yung puso at isipan ay nasa salibutan pa. Gusto pa nga mag-enjoy sa buhay, sa mga barkada lang. So, anong ebidensya ng kaligtasan? Kaya yung kaligtasan po ay hindi po yung kaligtasan ay makikilala po natin sa pamamagitan ng bunga ng Holy Spirit. Dahil, nung ligtas po tayo sa pamamagitan ng salita ng Ebanghelyo, sino po yung bumaba sa atin? Holy Spirit ay bumaba po sa atin. Tapos, sa pamamagitan ng gabay at tulong ng Holy Spirit, unti-unti may changes po tayo, pagpabago. Okay? So, dito po, marami ang pumapasok doon. So, kaya matagal po naisip, pinag-isipan po kung bakit maraming pasok sa impyerno. Okay? Mga ordinaryong tao lang. Hindi ganun kasama sila. Konti lang na sa kulungan. Mga ordinaryong tao. Nahirapan sila sa kanilang problema sa family, sa trabaho. Oh, kawawa naman sila. Pero, dito po, Tito chapter 2 verse 11, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagtadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Yung biyaya ng Diyos para kanino? Para sa lahat. Okay? Kaligtasan po ay para sa lahat. Kaya napaka-blessing verse po ito. Biyaya ng Diyos ay nagpakita. Biyaya ng Diyos ay nagpakita. Kahit hindi tayo gumawa, kaya sabi po doon sa Roma chapter 4, para sa mga gumagawa, ang kanilang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya, kundi nararapat talaga, nararapat. Pero sa mga hindi gumagawa, So tayo po, masama lang po tayo. Wala po tayong anumang mga nagawang kabutihan sa harap ng Diyos. Pero dahil sa biyaya na nagpakita doon sa cross ni Jesus, so buksan na po yung way of salvation, daan ng kaligtasan. So Titus chapter 3, chapter 3 verse 3, sapagkat tayo rin naman noon dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sarisaring pangnanasa at kalayawan na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasukulam-sukulam at napupuo sa isa't isa. Verse 4, basahin po natin, 3:1. Unit ng mahayag ang kabutihan at kagandang loob ng Diyos na ating tagapagligtas. Okay. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, verse 3 po, ito po yung dating buhay po natin, dating pamumuhay po natin. Noon dati, hangal tayo, suwail tayo, at nalilang. Nalilang, ano po yung nalilang? Nadaya. Nadaya po tayo ng salibutan, nadaya. Okay? So, hangal tayo,
Sabi ng Diyos sa mga mayamang hangal, di ba? Hangal. Hangal, sa gabing ito, kukunin ko ang inyong kaluluwa. Saan mapupunta ang mga bagay-bagay na inihanda mo? Saan mapupunta yung mga knowledge mo? Yung pinag-aralan mo, yung mga skill mo, yung mga license mo, yung mga certificate na nakuha mo hanggang ngayon. Saan mapupunta yon? Hangal ka. Sa gabing ito, kukunin ko ang inyong kaluluwa. Kahit mayaman siya, sipak po siya sa kanyang trabaho. Sipak. Kaya maganda yung bunga, resulta. Pero sabi ng Diyos, hangal ka. Dati po tayo din doon. Sino po yung hangal? Yung mga nagtitipon ng mga kayamanan o karunungan, yung mga kaalaman, knowledge, para sa mundo lang, para sa mundo. Hangal po sila, hangal. So bilang isang Kristiyano po, kailangan po natin isipin, lagi po, saan ko gagamitin yung knowledge ko? Kung meron po kayong knowledge, isipin po natin, saan ko gagamitin yung knowledge na ito? Saan ko gagamitin yung talento ko ito? Kung meron po kayong talento, saan ko gagamitin itong talento? Kung may mga kayamanan, isipin po natin, saan gagamitin ko itong kayamanan ko? Ano mang meron po tayo sa mundong ito, isipin po natin, saan ko ito gagamitin? Hindi na para sa aking sarili, kundi para sa Diyos. Hangal, mga suwail, pasaway, di ba? Pasaway, suwail, pasaway, sumusuway. Kahit may salita ng Diyos, may kalooban ng Diyos, nakasulat sa Biblia, pero ayaw sumunod. Okay? Mga lalilang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa, kalayawan. Alipin tayo noon, alipin. Sabi po, alipin tayo noon ng sari-saring pagnanasa. Sari-sari store. Alam niyo po ba ang sari-sari store? Mga sari-sari store. Anong kaya nung bago pa lang po ako dito sa Philippines, yung gusto kong malaman, anong meaning sari-sari? Sabi nila sari-sari. Iba-iba, madaming mga assorted. Diba? Pag sari-sari store, diba, maraming item, sari-sari. Sari-saring pangnanasa. Maraming pangnanasa ng salibutan. Pangnanasa, diba, sa alak, sa mga bisyo, sa pera, sa mga yung lalaki, babae. Okay. Sari-saring pangnanasa. Alipin po tayo ng sari-saring pangnanasa noon. Okay. So, kilala tayo ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos. Kung saan po tayo mahina. Kalayawan na mumuhay sa kasamaan, inggit, mga kasukulam-sukulam na pupuo sa isa't isa. Kaya pag nakita po natin itong verse 3, so, sinasabi natin, totoo nga, ganun pala yung buhay ko dati. So, inggit, so, kasukulam-sukulam sa isa't isa. So, madaling na inggitan, maraming na inggit, initan, maraming napupuot, tapos madaling ano po, kasi alipin tayo ng sari-saring pagnanasa, madaling natisot. Konting tukso, tisot agad. Kasi alipin tayo noon. Kaya, so, nag-agree po tayo. Tama ito. Hanggang ngayon po, kaya ligtas po tayo, minsan, di ba, mahina pa tayo sa tukso ng salibutan. Kahit matagal na po tayo ligtas sa mga kapatiran, mahina pa po sa mga tukso ng salibutan. Okay. Alam ko kung ano ang kahinaan ko. Kaya sinisikap natin na alisin ito sa pamumuhay bilang isang Kristiyano dahil alam natin ito ay hindi tama. Pero madali natitisod doon. Yun po yung kahinaan po natin. Nandyan pa rin yung likas, sinful nature.
Kaya pag verse 3 lang po tinang po natin, parang walang pag-asa. Gusto lang sumuko. Oh, tama, hangal ako, suwail ako, nadaya ako, alipin ako, mga nainggitan ako, sukulam-sukulam puot. Parang walang pag-asa po dito. Doon po, nagpakita ang biyaya ng Diyos. Biyaya. Naawa ang Diyos sa atin. Kaya, verse 4, unit ang nang mahayag ang kabutihan at kaganda ang loob. Ito po, sa madaling salita, awa. Kaya verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Okay. So, awa. Kung wala pong awa ng Diyos, wala tayong pag-asa. Wala tayong paraan. Naawa siya sa akin. Kaya, walang kondisyon. Kahit hangal ka, okay. Kahit suway ka, kahit pasaway ka, okay. Kahit alipin ka ng mga sarisaring pagnanasa, kilala kita. Kilala kita. Okay. Pero sabi ng Panginoon, kahit anong kalagayan mo, okay. So, tatanggapin kita. Lahat ng kasalanan mo ay inalis, kinuha, inako ni Jesus. Lahat ng kasalanan natin, inako ni Jesus, tapos binayaran po niya sa pamagitan ng kanyang sakripisyo. Nahirapan siya dahil para sa mga hangal. Nahirapan po siya, nasugatan po siya para sa mga pasaway. Okay? Nabukpok, binukpok po siya para sa mga alipin ng sarisaring pangnanasa. Okay? So, nagsakripisyo po siya para sa mga hangal. Hangal. Iyon po yung biyaya ng Diyos. Iyon po yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nung nalaman po natin, nung nakita po natin yung pag-ibig ni Kristo na napatunayan doon sa cross, anong puso po nangyari sa atin? Salamat. Okay, salamat. Hindi ako karapat-dapat sa langit. Hangal ako, swail ako, nalilang ako, alipin ako ng mga kasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa langit. Pero namatay po pala kayo para sa akin. Salamat. Kaya sure po na ako sa langit. Bakit po sure po ba tayo sa langit? Dahil mabait tayo? Hindi po. Okay. Hangal tayo, swail tayo. So, nadaya tayo. Pero bakit pupunta ko sa langit? Ito, iniligtas niya tayo dahil sa kanyang kahabagan. Kaya naniniwala ako, sumasampalataya ako na lahat ng minahal niya ako, ng minahal ako ng Panginoon, pinayaran niya yung kasalanan ko, tinubos niya ako. Kaya ipinanganak na muli ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Kung anak, saan pupunta? Sa langit. So, Roma chapter 8. Roma chapter 8 verse 10. Roma chapter 8, verse 15 po. 15 po. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pakaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkup, na dahil dito tumatawag tayo, Aba, Ama. So, dati, alipin, di ba? Alipin. Kaya, ano po yung katangian ng alipin? Takot. Takot sa mayari. Takot sa boss. Okay? Takot sa boss. Kapag konting mali, okay? Takot agad. Tumitingin agad sa boss. Konting, pagkapag nakasala,
yung alipin, saan siya tumitingin agad? Tumitingin agad sa boss. Baka magagalit siya. Baka palalayasin niya ako. Yun po yung alipin, espiritu ng pakaalipin. Pero ngayon po, tumanggap kayo ng espiritu ng pakukupkup. Pakukupkup. Ano po yun? Pakukupkup? So, adoption. Adoption. Adoption, yung pakukupkup, adoption. Kahit hindi po siya anak sa galing sa tiyan. So, di ba, may ganong mga adopted na anak. Okay? Pakukupkup. Dahil dito, tumatawa kayo, Aba, Ama, Tatay. Okay? Papa. May takot pa rin? Wala nang takot. Yung takot sa palo ni Papa, takot sa palo ni Papa, pero wala nang takot na baka palalayasin niya ako. Yung anak, ay anak pa rin. Kahit anong mangyari, anak pa rin. Dito po, Ama, okay, dati yung alipin. Pero ngayon, so tawag po natin Amang Diyos. Okay, Amang Diyos. Ibig sabihin, anak, ako ng Diyos. Kapag anak po, hanggang kailan po anak? Tuloy-tuloy anak. Okay. Kahit tako, kahit nakakasala, anak pa din o hindi na? Anak pa din, anak pa din. Ipinanganak na muli. Kaya, so, kapag pasaway po yung anak ng Diyos, may disiplina. May disiplina ng Diyos, pero yung kaligtasan ay nandyan pa rin. Kaya verse 16 po, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yung Holy Spirit, yung Banal na Espiritu po ay nagpapatotoo. Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Kaya meron po tayong katiyakan, assurance. Dahil meron na po tayong Holy Spirit. Ay, anak pala ako ng Diyos. Anak. Kapag anak, verse 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana din. Anak. Kung anak tayo, ano din po tayo? Tagapagmana. Lahat po ng mga nasa Ama ay magiging sa akin. Ganong ka taas po yung level ng anak ng Diyos. Kapag anak kayo, tagapagmana. Lahat ng mga nasa anak, Ama ay magiging sa iyo. Yun po yung mangyayari. Mga tagapagmana ng Diyos, mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin naman kasama niya. Kaya verse 18 po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahon kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatian mahahayag sa atin. Pagtiis, kailan po? Ngayon, pagtiis. Yung kaluwalhatian, kailan po? Kaluwalhatian ay darating pa. Darating pa. Kaya ngayon, pagtitiis, sakripisyo. Habang buhay pa tayo sa mundong ito bilang Kristiyano, anak ng Diyos, kailangan tayo magtiis para kanino magtiis. Okay? Para sa evangelism, okay? Para sa gawain ng Diyos, para maligtas yung mga mahal ko sa buhay, yun po ang trabaho po natin. Yun po yung trabaho natin. Bilang isang anak ng Diyos. Iba na po yung pananaw. Dating pananaw, ano ang kakainin ko bukas? Ano ang, paano, anong school ipapasok ako? Okay? Anong trabaho?
Yung dati kong mga focus sa buhay, yung family, saka yung mga study, yung trabaho, yun lang po yung focus po natin sa buhay. Pero mula nung ligtas po, anak ako ng Diyos, tagapagmana ako ng Diyos, yung trabaho ko magmula ngayon ay so hindi na para sa sarili o para sa pamilya lamang, para sa Panginoon. Yung mga kaligtasan ng mga mahal ko sa buhay, tapos kapag sa pamagitan ng kapag may yung evangelism po sa pamagitan ng mga church, so doon po sumasama para sa mga kaligtasan ng mga kaluluwa. Kaligtasan ng mga kaluluwa, yun po yung number one priority. Kaligtasan ng kaluluwa. Kasi po yun po yung kalooban ng Diyos. Yun po ang kalooban ng Diyos. Sana mas maraming kaluluwa ay maligtas habang buhay pa tayo sa mundong ito. Paano ako gagamitin ng Diyos? Kaya napakaganda po yung ating position. Napakaganda po yung ating position. Kaya chapter 8, verse 14. Chapter 8, verse 14. So, basahin po natin. 3, 2, 1. Sapagkat ang lahat ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. So, anak ng Diyos po ay pinapanubayan ng Espiritu ng Diyos. Okay. So, ibig sabihin, lahat ng mga Kristiyano, lahat po ng mga anak ng Diyos ay ginagabayan ng Holy Spirit. Kung hindi, so hindi po siya anak ng Diyos. Okay. Lahat po ng mga anak ng Diyos ay may gabay, minsan sinasaway tayo ng banal na Espiritu. Kapag nakakasala, sinasaway tayo ng Diyos, ng banal na Espiritu. Mali yan. Huwag mong gawin yan. Hindi karapat-dapat yan bilang isang anak ng Diyos. May saway ng Holy Spirit sa atin. Pagsasaway. Kapag nahirapan po tayo sa pag-uusig o persecution, sa mga iba-ibang mga problema sa buhay, so inaaliw tayo ng Holy Spirit. Anak, huwag kang mag-alala. Alam ko na yan. Tutulungan kita. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. So, sasamahan kita, tutulungan kita, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayan man. Lagi akong kasama mo. May aliw ng Holy Spirit kapag nasa pagturusa tayo, kapag nasa persecution po tayo. Pero kapag nasa kasalanan tayo, so Holy Spirit, ano po? Sumasayaw siya. Ano? So, nagagalit po siya sa atin. Anak, umalis ka dyan. Hindi tamang lugar yan. Huwag kang sumama sa kanilang ginagawa. Humiwalay ka sa kanila. Magpakabanal ka. Magpakatino ka. Yung bilang isang Kristiyano, may gabay at tulong, aliw ng Holy Spirit. Kaya doon po tayo unti-unti lumalago sa ating pananampalataya bilang anak ng Diyos. Growing. Kung wala pong ganitong gabay at tulong ng Holy Spirit, kahit matagal na po kayo sa church, pero walang changes. Bakit walang changes? Dahil walang ganong gabay at tulong ng Holy Spirit. Kaya kailangan po natin suriin yung ating sarili kung ginagabayan ba ako ng Holy Spirit. Kung ginagabayan po tayo ng Holy Spirit sa salita ng Diyos, sa mensahe ng Diyos, doon po, so ikinikiling yung ating pandinig. Masarap po yung salita ng Diyos, masarap. Kaya maayos yung pakikinig sa salita ng Diyos. Yun po yung mga, doon po napapansin po natin kung ginagabayan ba siya ng banal na Espiritu. Nagpapasa siya ng Bible.
Tapos kung may mga words of God, so doon po sila nare-refresh. Sa words of God, nare-refresh. Habang nakikinig po ng salita ng Diyos, doon po, so lumalakas. Kahit sa salibutan na natisot, pero pag sama-sama po tayo at nakikinig ng words of God, so doon po, gumigising, sige, eto. Eto yung gagawin ko. Iiwanan ko yung mga dating mga bisyo. May bagong mga resolution, mga decision, reflection. So, yun po yung nangyari sa so, pagkikinig ng sermon at fellowship. Kung wala pong ganun, so, check-in po natin yung ating sarili. Pag umpisa na po yung sermon, minsan antok agad. May question tayo doon. Yung words of God, ang salita, yung Diyos mismo nagsasalita sa pamamagitan ng mga sermon, pero pagod, alam ko po, pagod sa trabaho, pagod sa pag-aaral, puyat. Pero pag lagi ganun, antok-antok agad, may question po tayo. Mayroon ba siyang ganung mga puso? Okay. So, kumikilos ba yung Holy Spirit sa kanya? So, balik po tayo sa Titus chapter 2. Titus chapter 2 verse 11. So, kahit ngayon po, maraming, ito po yung dating dilakaran po natin. Pero, nung nakinig po tayo ng salita ng Ebanghelyo, tapos, nung naunawan po natin na si Jesus ay namatay para sa akin. Okay? Ito po yung mahalagang, ito po yung good news. Okay? Ito po yung gospel. Yung Panginoong Hesus Kristo ay nagdanak ng kanyang banal na dugo. Nagsakripisyo po siya para sa kasalanan ko. Kaya lahat ng kasalanan ko ay natubos na, napatawat na, at nabayaran na. Okay. Kaya pupunta ako sa langit. Nung dumating po sa atin yung pananampalataya, so yun po yung araw na naligtas ako, na-save ako. So, sa pamamagitan ng cross ni Kristo, so na-save na ako. Ligtas na ako. Ito po yung bagong simula ng buhay. Okay? Mangula dito, kaya ito po yung araw ng salvation, the day of salvation. So second, una, ito po yung unang birthday. So unang birthday. Ito po yung pangalawang birthday. Alin po ba mas mahalaga? Yung unang birthday po, okay? Patungo dito. Okay? Patungo dito. Pero dito po, mula nung naligtas po tayo, saan tayo patungo? Saan po tayo patungo? Sa langit. Pansinin po natin, yung unang kapanganakan, patungo sa unang kapanganakan ay patungo sa kapahamakan. Okay. Tama ba? Kapanganakan. Unang kapanganakan ay patungo sa kapahamakan. Okay. Pero di ba celebration po ng maraming tao? Okay. Happy birthday. Anong happy dyan? Patungo sa kapahamakan yan. Kung hindi pa ligtas,
Kung hindi pa po siya ligtas, anong happy diyan? Anong happy? Okay. Isipin po natin ito, mga kapatiran. Hindi pa po siya ligtas. Okay? Yung mahal mo sa buhay, yung mga mahal mo sa buhay, hindi pa siya ligtas. Okay. Anong happy birthday diyan? Anong happy doon? Patungo siya sa impyerno. Kaya kailangan po natin kahit papaano gumawa ng paraan para maligtas po sila. Okay. Kaya dito po yung tunay na happy birthday. Happy birthday. Ito po yung totoong happy birthday. Dahil patungo sa langit. Okay. Pag nakita ko po na ito lagi sineselebrate pero wala pong celebration po dito. So, yun po yung pananaw ng salibutan. Kahit mula nung ligtas, yung mga kapatiran, sana ito po yung i-celebrate po natin. Salamat sa Diyos. Okay. Bula dito, yung panibagong buhay patungo sa langit. Okay. Dati, papuntang kapahamakan. Pero ngayon, papuntang langit. Kaya nandito po tayo ngayon, unti-unti, lumalago po tayo. Pero meron pong mga kapatid, anak ng Diyos na medyo mabilis lumalago. Meron din pong kapatiran, anak ng Diyos na medyo mabagal lumalago. May difference. May anak na maayos paglago. May anak na mabagal paglago. May ganong difference. Ito po ay Christian living. Christian living, okay, ito po. Hanggang dumating si Jesus, iba-iba yung mga pamumuhay Kristiyano. Okay. Iba-ibang sakripisyo. So, depende sa ating pamumuhay, pagdating sa langit, iba-iba yung award. Awarding sa langit, ito po yung mangyari sa langit. Recognition day sa kaharian ng Diyos. Depende sa ating pamumuhay, so iba-iba yung kantimpala o kaluwalhatian sa langit. So, verse 12 na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan, mga makamundong pangnanasa, okay, at dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Yung salvation, tapos na po yan, di ba? Ligtas na po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Ligtas na po tayo. Kung may duda pa kayo sa mga baguhan, kung may duda pa o pag-alinlangan pa, so tutulungan po kayo para maging sure, para maging malinaw ang pagkaunawa. So, yung salvation, tapos na. Kaya, sa kasalukuyang panahon, ngayon po, ay lumalago po tayo bilang isang anak ng Diyos. Lumalago. Pero ano pong munang gawin natin? Itakwil ang kasamaan, mga makamundong pangnanasa. Itakwil. Reject. So, hindi pwede sa akin. Reject. Tumanggi, tanggihan po yung mga dating pamumuhay, makamundong pangnanasa. Di ba dating pamumuhay, alam po natin, yung dating takpo ng isip, dating focus sa buhay, itakwil. Tapos yung kasamaan, yung bisyo. Halimbawa, bisyo, alak, mga sigarilyo, yung mga sugal. So, yung mga bisyo, kailangan itakwil.
hinijek, hindi pwede sa akin. Kahit tinatawagan kayo ng mga barkada, oy pare, so may oras ka ba? May alak kami sa bahay. Kahit iniinbitan po kayo, iniinbitan po tayo ng mga dating kaibigan, so pasensya ka na. Nagiinom ako ng gamot. Anong gamot? Bible. Ito yung gamot natin. Pasensya na, nagiinom ako ng gamot. Christian ako. Okay. Hindi pwede, hindi na ako magiinom. Hindi na ako magdedikarilyo. Hindi na ako magsasabong. Dapat, sabihin po natin sa kanila, sa linggo, pag nakita po nila na nag-church kayo, naghihintay ng service ng church, tanong nila, "Hoy, saan ka pupunta?" Doon. Hindi pwede sabihin ganun. Church ako pupunta. Born again Christian ako. Kailangan ipakita yung ating identity. Minsan, mayroon pong kapatiran na takot i-reveal yung identity po natin. Okay. Sabi po nila, ay baka hindi tumutukma yung pamuhay ko sa aking mga testimony. Baka madi-disappoint sila, pero kailangan i-reveal yung identity natin. Christian ako. O born again Christian ako. Okay. Tapos, sikapin po natin na yung ating pamumuhay ay tugma sa ating testimony. Tugma. Testimony sa kayong ating pamumuhay, dapat tumutugma ito. Kapag testimony nilang maganda, Christian ako, born again ako, pero yung pamumuhay ay hindi ayon sa ating testimony, lalong mapapahiya kayo. Ay, sa bibig lang Kristiyano, matagal na sa church, pero ganun pa din yung pamumuhay, ay ayoko na mag-church. Kung ganun, mapapahiya po tayo. Kung hindi tumutukma yung ating pamumuhay sa kayong Christian yung testimony. Kaya, verse 12, itakwil ang kasamahan at mga makamundong pangnanasa. Itakwil. Sabihin po natin, hindi pwede. So, hindi na ako mag-iinom ng alak. Pasensya ka na. Anak, ako ng Diyos. Yung katawan ko ay bahay ng templo ng Holy Spirit. Tingnan po natin. Unang Korintiyan, kung anong katawan po natin. Unang Korinto, chapter 6, verse 19. Yung mga bagong ligtas po, gusto ko pong ipaalam sa inyo kung ano ba yung ating katawan. Unang Korinto, chapter 6, verse 19. So, pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. O, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, kayo ay hindi sa inyong sarili? Yung ating katawan, ano po yung ating katawan? So, templo ng Diyos, bahay ng Diyos. Yung ating katawan. Yung katawan po natin ay templo ng Diyos. Ibig sabihin, yung banal na Espiritu, nasaan na po siya ngayon? Nasa atin. Ang tinitingnan po natin ay tinitingnan din ng Holy Spirit. Lagi po siya kasama natin.
hindi siya nasa church lang. Ay, linggo lang makikita ko yung Holy Spirit. Hindi po. 24 hours, okay? 24 hours, saan man tayo pumunta, kasama siya, kasama. Hindi pwede natin sabihin kay Holy Spirit, Panginoon, dito ka lang sa bahay, may lakad ako. May pupunta ako. Hindi maganda yun, kaya dito lang sa bahay kayo. Anong sasabihin ng Holy Spirit? Hindi, sasamahan kita. Saan ka pupunta? Sasamahan kita. Sasama ako. Oh? Lagi po siyang kasama. Yung ating naririnig, naririnig po niya. Yung ating nakikita, nakikita po niya. Okay. Okay lang ba sa'yo? Ganon? Parang walang privacy? Laging may CCTV? Yung Christian living po ay hindi po yun po yung gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos, lagi kasama sa atin. Lagi kasama natin. Gusto ng Diyos. Pero maraming tao po, gusto po nila ay sa langit, gusto ko lang yung langit, heaven. Pero parang ayaw nila fellowship sa Diyos. Ayaw nila o walang pakialam sa ganung mga malapit, close na fellowship sa Panginoon araw-araw. Ayaw nila ganong fellowship o walang pakialam sa ganong mga paglakad kasama ng Diyos araw-araw, close na paglakad. Ano ma, blessing lang, blessing. Yung regalo, regalo ng Diyos, yun ang hinahanap minsan. Mga kalusugan, parang yung Diyos ay, yung katungkulan niya ay magbibigay ng kalusugan sa atin, yung mga budget sa atin, yung mga pangailangan sa akin. Parang yun lang yung iniisip, inaasahan po natin, in-expect natin sa Diyos. Kung may kailangan, yun lang ibigay mo Panginoon sa akin. Pero yung mga fellowship sa Kanya, fellowship sa Diyos, pakikitungo sa Diyos, mga lagi, sa lahat ng oras, so walang pakialam. Pero sa totoo lang po, ano po ang mas mahalaga? Yung fellowship sa Diyos, yung paglakad sa kasamang Diyos, yun po ang pinaka mahalaga. Fellowship sa Diyos. Yun po yung pinaka maganda, yun po yung pinaka masaya. Yun po yung pinaka best blessing. Ang Diyos ay lagi kasama ko. Chapter 3, verse 16. Chapter 3, verse 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos, na ang espiritu ng Diyos na naninirahan sa inyo? So the same, templo tayo ng Diyos, bahay tayo ng Diyos. Kaya pwede ba ipasok yung alak sa bahay ng Diyos? Yung banal na espiritu nasa atin, pwede ba ipasok yung banal na espiritu? Kaya maraming mga testimony po ng mga taong ligtas na dating mga umiinom ng alak, yung kanilang testimony, mula nung ligtas, dati yung alak ay matamis daw, masarap dati yung alak, lasa ng alak. Pero mula nung ligtas, parang mapait yung alak. Dati sarap. Pero mula nung ligtas, yung mga alak o yung mga sigarilyo, parang mapait. Bakit po? Banal na Espiritu ay nasa Kanya. Banal na Espiritu po ay nasa Kanya, kaya umaayaw siya. Ganun. Dati, kapag kasama sa mga barkada, masaya. Enjoy talaga. Pero, mula nung ligtas, kapag kasama ako sa mga barkada,
So, hindi na ganun kasaya katulad nung dati. Dahil may Holy Spirit. Pag nasa church, mas masaya. So, yun po yung gabay ng Holy Spirit. Kaya verse 12 ulit. Titus chapter 2 verse 12 na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay na may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. So, katinuan, matino. Ano po yung matino? So, parang gising. Okay? Gising. Hindi lubok sa mga alalahanin, hindi lubok sa mga tulok. Kapag tulok na isang tao, hindi niya alam kung anong oras ngayon, kung nasaan na siya. Kung ano ang dapat gawin kapag tulok na o lasing na, hindi alam. Pero yung matinong is, katinuan po ay gising na gising. Alam na niya kung anong oras ngayon, nasaan na siya, ano ang dapat gawin, ano ang hindi dapat gawin. Alam na niya yung panahon. Yung trabaho niya, alam na niya. Yung estudyante, pag malapit na yung exam, ano ang dapat gawin? Pag malapit na yung exam? Dapat mag-review. Yun po yung katinuan. Kahit malapit na exam, pero laro-laro lang cellphone, matino ba siya? So, walang isip. Batang isip. Yung mga pangnanasa ng laman ay mas kumokontrol sa kanya kaysa mga isip. Isip sa kayong mga laman. Okay. Yung katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. So, yun po ang pamumuhay Kristiyano. Tapos, verse 13, ito po yung future. Habang hinihintay natin ang mapalat na pag-asa. Mapalat na pag-asa, ito po yung hinihintay. Hope. Mapalat na pag-asa. Ano po yung hope natin? Pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito po ay pagbalik po ng Panginoon Jesucristo. Second coming. Yun po yung hinihintay natin. Hinihintay. Mapalat na pag-asa. Okay. Ano po ang magiging, ano po ang pinakamasayang araw sa buhay ninyo? So, narinig ko po yung isang testimony ng isang brother kagabi sa fellowship. So, hindi pa daw dumating yung pinakamasayang araw sa buhay. Hindi pa daw dumating pinakamasayang araw. Okay. Anong pinakamasayang araw sa buhay? Lahat ng family ay maligtas. May naligtas sa family. Pero meron pang family na hindi pa ligtas. Kaya hindi pa dumating yung pinakamasayang araw. Siyempre, yung araw na ligtas na ako, masayang araw po yan. Araw na naligtas ako, masayang masaya. Pero pag inisip po natin yung mga mahal ko sa buhay na hindi pa ligtas, hindi pwede palagi masaya, malungkot. Masayang, malungkot. Kaya habang naligtas po yung mga mahal ko sa buhay isa-isa, so lumalaki yung saya. Yung second coming of Jesus, yun po yung hinihintay ng mga Kristiyano. Kaya bago tumating po siya, so, ano po yung trabaho po natin? Verse 14. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili. Okay? Alang-alang sa atin. So, sino po ito?
si Jesus Kristo. Si Jesus nagbigay siya ng kanyang sarili, buong buhay. Buong buhay. So, ibinigay niya yung kanyang sarili, buong buhay, para sa atin. Upang tayo'y matubos niya sa lahat ng kasamaan. Upang tayo ay matubos. Okay? So, upang tayo ay matubos, ibinigay niya yung kanyang sarili. Sarili. Si Jesus ay ang Diyos mismo. So, iniwanan po niya yung kanyang posisyon sa langit. Naging tao. Nakipis po siya ng laman ng tao. Okay. Tapos, nahirapan po siya sa buhay sa loob ng 33 years. Tapos, ibinigay niya yung kanyang sariling buhay sa cross para matubos po tayo. Para maligtas. Kaya natubos na. Natubos na po lahat ng ating kasalanan. Tapos, pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanang pag-aari niya. Ang sambayanang pag-aari niya, ito po yung sa English Bible, His own special people. His own special people. Special. Napaka-special po tayo. Special people. Yung sambayanan ng Diyos ay saan po masigasig? Masigasig sa mabubuting gawa. Masigasig. Mabubuting gawa. Ano po yung mabubuting gawa? Mga ilang linggo po na ipaliwanag ko sa iyo, yung mabubuting gawa po ay kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos ay yung pagliligtas ng mga kaluluwa at paglago sa ating pagkakilala sa Diyos at pananampalataya. Yun po yung mabubuting gawa. Masigasig. So, ito po yung purpose. Ito po yung layunin kung bakit iniligtas niya tayo ng Diyos. Una, matubos. Tapos, pakalinisin yung mga holy life. Pakalinisin po tayo. Okay. Tapos, masigasig sa mabubuting gawa. So, ito po yung dating pamumuhay po natin. Pero mula nung ligtas po tayo dito, yung panibagong pamumuhay. Okay. Patungo sa langit. Tapos, kung anumang mga depende ayon sa ating ginawa sa mundong ito, okay, iba-iba yung kalawalatian at kantimpala sa langit. Iba-iba. Kaya, so, ito po yung ating pamumuhay. Okay. Kaligtasan ng ating kaligtasan ng ating kaluluwa at kaligtasan ng ating katawan. Okay. So, nasaan po tayo ngayon? Nasa pamumuhay ng Kristiyano. Kaya, yung pagdating po ni Jesus, ito po yung mangyari, Philippos chapter 3. Philippos chapter 3. Verse 20. So, magmula verse 19 po, babasahin ko po.
Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan. Ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang pag-isip sa mga bagay na makalupa. Okay. Nakatuon ang kanilang pag-isip sa mga bagay na makalupa. Okay. So, naka-focus. Yung kanilang isip ay naka-focus sa mga bagay na makalupa. Ganun din po tayo noon. Pero ngayon po, verse 20, sapagkat ang ating pakamamamayan ay nasa langit, mula do'y hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalawalatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilo sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Pagdating po ni Jesus, ito po yung gagawin po niya, magbabago siya ng ating hamak na katawan. Okay. Hamak na katawan, ito, yung katawan po ito, hamak na katawan. Hindi po ganito po tayo sa langit. Babaguhin po niya tayo, babaguhin po niya. Hindi ganitong tao, katawan. Okay. Yung may sakit, madaling masisira, di ba? Yung hamak na katawan, madaling masisira, madaling may sakit. Okay? Babaguhin po niya tayo, yung ating katawan, upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalawalatian. So, magiging kagaya ni Jesus. Okay. Hindi ganitong katawan. Magiging kagaya po ni Jesus Kristo yung ating katawan. Kaya, yung isip ng mga anak ng Diyos, hindi na nakatuon sa mga bagay na makalupa, kundi nakatuon sa mga bagay na nasa langit. So, Colossians chapter 3, verse 1. Colossians chapter 3, verse 1. Kung kayo ngay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2. So, basahin po natin. 3, 2, 1. So, ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Ituon ninyo ang inyong pag-isip sa mga bagay na nasa itaas. Okay. Galing po tayo noon. Galing po. Yung probinsya po na, yung galing po tayo sa taas. Yung ating espiritu ay galing sa Diyos. Okay. Kaya, babalik po tayo doon. Ituon ninyo ang inyong pag-isip sa mga bagay na nasa itaas, kundi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. So, pinag-aralan po natin ngayon tungkol sa itong three stage of salvation, parang isang graph lang, kaya so para may idea po tayo. Okay, tapos sa kasalukuyang pamumuhay Kristiyano, ano ang dapat natin gawin? Yun po ang kailangan patuloy-tuloy yung pag-aralan natin para sa ating pamumuhay Kristiyano. Okay po, hanggang dito lang po, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya at pagpanubay sa amin. Sa biyaya mo kami naligtas at ginagabayan hanggang sa oras na ito. Hinihintay po naman namin ang araw ng pagbalik ng Panginoon bago dumating si Jesus Kristo, nawa lahat po ng mga mahal po namin sa buhay ay
maligtas. Yung mga bagong ligtas po sa itong nakaraan Bible Seminar, ay tulungan niyo po, patuloy niyo po silang tulungan at gabayan upang lumago sila sa kanya, sa pananampalataya. Lahat ng mga kapatiran ng Tanawan Church ay nawa tulong-tulong na may yung kaisaan upang magkapaglingkod po kami sa Panginoon at magagamit kami ng Panginoon para sa inyong maluwalhating kalooban. Lalo na po yung mga kapatiran na dumadaan sa maraming pagsubok, pakalooban niyo po sila ng kalakasan at kaaliwan upang madayik po nila ang salibutan at pagsubok sa pamagitan ng pananampalataya. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesukristo. Amen.